37 kabanata, ang hiwaga. Mabilis ding kumalat ang bulong-bulungan bagamat pinakalilihim-lihim na mabuti. Ngayon ibang-iba na ang mga bulungan at marami nang kulang. Iyan ang paksa ng usapan sa bahay ng mga Orenda, isang mayamang mag-aalahas na taga Santa Cruz. Ang maraming kaibigan ng pamilyang ito'y walang hinarap kundi ang kanilang nakagawi ang paglalaro ng tresyete at sungka. Saglit na kinalimutan ang pagtugtog ng piano. At labis naman ang pagkainis ni Tinay, bunso sa mga dalaga ng mga Orenda sapagkat walang makalaro ng sungka. Hindi niya malaman kung bakit ang panloloob, paghihimagsik at bayong-bayong na pulbura ang pinag-uusapan gayong kay ganda ng mga sigay sa sungkaan. Pati si Isagani na laging nakikipagsungka sa kanya kapag dumadalaw at nagpapadaya pa ay ayaw makipaglaro sa kanya. Matamang nakikinig sa mga dumadalaw at nakikinig din sa isinasalaysay ng platerong si Chichoy. Maging si Momoy na nobyo ni Sensya, nakatatandang ate ni Tinay, ay umalis sa durungawang siyang palipasan ng matatamis na sandali nilang magkatipan tuwing gabi. Nakikinig din si Kapitana Loleng, kaya't di niya masulatan ang kanyang libro ng mga kuwenta. Ang asawa niyang si Domingo o si Kapitan Turingoy na walang alam kundi magpasarap sa buhay samantalang ang buong pamilya niya ang naghahanap buhay ay nakikinig lamang sa mga nakatatakot na balita ni Chichoy. Si Chichoy ang nagdala ng balita nang may ipinagawang hikaw si Don Timoteo para kay Paulita. Nang ginibaraw ang kioskong kinakainan ng mga diyos-diyosan, may mga nakuhang sako-sakong pulbura sa ilalim ng sahig, sa bubungan, sa ilalim ng mga upuan at sa lahat ng sulok. At sino ang naglagay ng mga pulbura? Tanong ni Kapitana Loleng. Nang hilakbot si Momoy, siya'y dumalo sa kasalan at umupong malapit sa kiosko. Hindi nila maipaliwanag, ani Chichoy. Ayon kay Ginoong Pasta ay maaaring isang kaaway ni Don Timoteo o isang kaagaw ni Juanito. Napalingon ng mga dalagang Orenda kay Isagani na napangiti naman at di umimik. Magtago kayo, baka kayo mapagbintangan, wika ni Kapitana Loleng. Si Isagani ay pamuling nangiti. Hindi malaman ni Don Timoteo kung sino ang may kagagawan, patuloy ni Chichoy. Siya lamang at ang kaibigan niyang si Simon ang namahala sa mga gawain sa bahay. Dumating ang tenyente ng Guardia Sibil at pagkatapos na mapagsabihan ng lahat na ipaglihim ay pinaalis ako. Umuwi akong litong-lito. Naisip kong kung may isang titis na mula sa isang sigarilyong nahulog o kaya'y sumabog ang lampara, sa mga sandaling ito'y wala tayong general, ni Arsobispo, ni Kawani, tiyak na lahat sila roon ay patay na. Marie Josep, pabulalas na wika ni Kapitana Loleng. Lahat pa naman ang mga may utang sa akin ay nangaroon at may isa pa tayong bahay na malapit doon. Sino nga kaya? Ang mga praile kaya? Ang chinong si Quiroga? Si Makaraig? Si Kapitan Turingoy ay umubo sa mga salitang iyon. Si Chichoy ay muling umiling na nakangiti. Ang mag-aalahas na si Simon. Si Simon? Isang katahimikan ang sumunod sa mga salitang iyon. Si Simon na tagapayo ng Kapitan General. Si Simon na binilhan nila ng mga alahas. Siya na mabait sa mga dalagang Orenda. Mahirap paniwalaan. Hindi ba't dumalo rin siya sa piging? Tanong ni Sensya. Naroroon nga, at ngayon ko lamang naisip, wika ni Momoy, na iniwan niya ang bahay ng mga sandaling kami maghahapunan na lamang upang kunin ang handog niya sa bagong kasal. Ginawa lamang niya iyon upang matupad ang kanyang mga balak. Ngunit siya ay kaibigan ng general at kasosyo ni Don Timoteo. Ah, ngayon ko lamang nalaman, wika ni Sensya. Ang alin? Natama si Chatentay na si Simon ang demonyo na kabili ng mga kaluluwa ng lahat ng Kastila. Di mapalagay si Kapitana Loleng na laging tinitingnan ang mga hiyas na baka maging baga. Hinubad naman ni Kapitan Turingoy ang kanyang singsing na galing kay Simon. Nawala si Simon nang di nakapag-iwan man lamang ng bakas, ani Chichoy. Pinaghahanap siya ng mga Guardia Sibil. Oo nga, wika ni Sensya, hahanapin nila ang demonyo. Ngayon lamang naliwanagan ng maraming bagay at naaalala ni Binday, isa sa mga dalaga ng Orenda, na nakakita siya ng bughaw na ninga sa bahay ng mag-aalahas nang silang mag-ina ay naparoon upang bumili ng mga hiyas. Matamang nakikinig si Isagani, ngunit walang sinabing anuman. Kaya pala kagabi, bulong ni Momoy. Nagkagulo kagabi, habang kami maghahapunan. Ang lampara sa mesa ng generali namatay at may nagsabing isang di kilalang tao ang nagnakaw ng lamparang iyong handog ni Simon. Isang magnanakaw, tauhan kaya ng kamay na itim? Tumindig si Isagani, lumakad-lakad. Hindi ba nahuli? Tumalon sa ilog at walang nakakakilala sa kanya. May nagbabalitang isa raw Kastila at may nagsasabi namang Chino at ang iba'y Indio. Ang lamparang iyon ang magpapasabog ng buong bahay, patuloy ni Chichoy. Nangatal na muli si Momoy,
Ngunit nagtapang-tapangan ng mahalatang napupuna siya ni Sensya. Sayang, ani Momoy. Kundi sa magnanakaw na iyon, sana'y nangamatay na lahat. Gulilat na napatingin sa kanya ang mga babae at umanyong aalis si Kapitan Turinggoy. Lumapit si Momoy kay Isagani. Kailan may hindi mabuti ang kumuha ng hindi sariling ari, ang matalinghagang wika ni Isagani. Kung nalalaman lamang ng magnanakaw kung ano ang layunin at nakapag-isip muna, tiyak na hindi niya gagawin ng gayon at pantayan o bayaran man ng kahit gaano'y hindi ako lalagay sa kalagayan niya, dugtong pa ng binata. At nagpatuloy sila sa pagkukuro-kuro at pagpapalapalagay. Makaraan ang isang oras ay nagpaalam na si Isagani sa mag-anak na Orenda upang umuwi sa lalawigan at manirahan na habang buhay sa piling ng kanyang amain.